power circuit. Ito yung line 1, line 2, line 3. Ito yung line side ng magnetic contactor, T1, T2, T3. Ito namang load side sa magnetic contactor na dito natin ikabit yung ating electric motor. Hello mga ka-busy minds, so may dalawang klase ng switch na ginagamit sa motor control. Push button at saka selector switch. So kapag push button ang ginagamit, so kailangan nating lagyan ng latching 13 at saka 14, normally open ng magnetic contactor. So para mag-hold yung contact ng E1 at saka E2. Dito naman sa selector switch, hindi na kailangan na lagyan ng latching kasi diretso na yung supply. Sa pag-switch mo ng selector switch, so diretso na yung supply sa E1 saka E2. So dito naman sa power circuit, ito yung line 1, line 2, line 3. Ito yung line side ng magnetic contactor, T1, T2, T3. Ito namang load side sa magnetic contactor na dito natin ikabit yung ating electric motor. Sa single phase naman, line 1 at saka line 3 ng line side, T1 at saka T3 ng load side. So dito natin ikabit yung ating electric motor. So yan ang wiring connection na walang overload relay. Okay, bye-bye mga ka-busy mind.